Ayan si Matthew, oh, nag-i-enjoy na naman dito po. Kuya! Enjoy ka dyan? Sige na, tingin ka dyan. Puntahan kita. Anong gusto mong gawin dyan? Ha? Maghanap daw siya ng mga ibon. Hmm. Tingnan nyo guys, ayun po yung flag ng Switzerland. Diba, bongga. Ayan si nanay, tingin-tingin ang picture. Nanay, anong masasabi mo? Beautiful. Oh. Ala, si Mila, wala pa palang picture si Mila. Kasi nasa sasakyan lang po si Mila. Hmm. Magpa 360 ako sa inyo. Ayun na yung pinakamataas na fountain dito sa Europe. Dito po yan sa Geneva, Switzerland. So simulan na yung lakad natin ngayon. Tingnan nyo naman sa likod yung pavio. Oh. Yeah. Oh, sige, kukunin niya papa. Buong araw na naman mo, maglalakay itong isa, oh. Kahapon, grabe ka bagod niya ba? Nandito na po ko ngayon sa ilalim ng tulay, di ba, bongga? Kalinis kasi dito sa Switzerland, guys. Kaya sa mga nangangarap po makapunta sa ibang bansa, huwag lang po kayo mawala ng pag-asa kasi may bukas pa. Kaya mangarap lang po. Pero kaya pag mangarap ka, dapat gawin mo din ba yung gusto mo sa buhay. Mag-aral lang mabuti. Tsaka kung gusto nyo magkajua ng foreigner, siguraduhin nyo lang na mabait. Yung kahit walang pera, basta mabait ba? Grabe guys, tingnan nyo yung pavio sa likod, oh. Lito, oh. Pak! Diba guys, para po yan sa inyo. Laki ng boat, oh. Pasok, lakad. Maganda din dito, oh. Si nanay, lahat na lang ng kanto, gusto papicturan niya. Ayun yung pa-fountain natin, guys. The highest fountain in Europe. Ingay naman dyan, may mga ano ba? Bali, si Marcel po tsaka yung mga bata, nandun ngayon, nakaupo lang sa upuan kasi kami nilito, maglilibot kami dito. Sabi ni Marcel, may 30 minutes daw kami ngayon para ikutin dito. Tapos ipakita ko rin sa inyo ba yung lugar dito sa Geneva kasi dito po yung landmark din nga. So, lakad-lakad tayo dito. Para at least, di ba? Sabi nyo pa nga, kahit wala kayo dito, at least makita nyo, ma-feel nyo na parang nandito na rin kayo. Kasi sa mga... Papakita ko rin sa inyo ba? Kaya maraming salamat din po sa mga natutuwa ba? Ito po yung parang typical Switzerland din na lugar. Kasi sa Lutzen po, Lutzen, Switzerland. Ganyan din po yung mga paano nila pa, buildings. Oh, makita nyo rin yung flag dyan ng Switzerland din ba? Tapos sa likod niyan may mountains. So ngayon po wala pong yelo kasi minsan nagyayelo yan. Eh. May mga yelo, mga puti-puti sa taas. Pero makikita nyo naman guys kung gaano kalinis, kalinaw yung tubig dito. Wala po kayong makikita yung mga tatapon lang ng mga plastic kasi nga bawal din yan dito. Kailangan malinis lang yung tubig nila nga. Parang mineral nga lang din. O, tingnan mo dito. Hmm? Diba? Kalinis. Tapos may mga boat dyan. Tapos doon nga yung mga buildings. Oh. Mm. Ang ganda kasi may boat din doon. Oh. Tapos mamaya mag-titrain kami kasi para makita nga rin ulit namin yung iba pang magagandang ano nila dito pa view ba. Kasi sabi kaya sabi ni Marcel 30 minutes daw kaming maglakad at dito iikot tayo. Sila ito magpapapicture din dyan sa isang landmark din yan siguro dito sa ano Geneva. Parang fountain nga. Yan si Lito, oh.
Bali si nanay po, nire-reserve niya yung energy niya mamaya kasi pagkatapos namin mag-train, yung city train ba, lilibot niya kami dito sa city ng Geneva, isisave niya yung energy para mamaya kasi lakaran na naman mamayang hapon ba. Kasi araw-araw po kami ngayon or araw-araw po kami naglalakad kasi ganito po pag-vacation, so wala po kami sa liwardo ng 13 days. So 2 weeks pong vacation tapos katapos nun trabaho na naman. Yan yung pa-view natin sa likod. Si Nana, interview natin. Ay, Mila! Yan, naglalaro yung dalawa ba? I thought you would walk all the way to the jet. There? Oh, yeah, that's... I'll tell that, there. Yeah, but you were walking that way, so I thought you were going to walk yeah. there. That's why I said be back here at quarter to... Nakalimutan namin nilito. I forgot, there's also a point there. Ala, sabi ni Marcin, hindi namin nilakad hanggang sa dulo. Kaya maganda din daw doon, no? Oo nga, no? I think we still have time. I can also do it later or it's out of time. Sayang, maganda pa naman yung ano doon. Oh, ito. This was a perfect opportunity. You need to wait for 45 minutes. Hala, Matthew! Pag mo... Ito, oh. Ayan yung dalawa, guys, oh. Lakad silang dalawa. Ang bet talaga ng aking kuya. Inalagaan yung ano niya. Kapatid ba? Ano masasabi mo sa Geneva, Switzerland? Very beautiful. Pagod ka na? Hindi pa. Ayaw mo na magpicture? Mamaya na lang? Sinisave nga niya yung energy niya sa para mama sa lakaran. Lito, sayang oh. May ano pala doon oh, yung parang tulay-tulay din. Doon dapat tayo nagpunta din, no? Sabi naman sa doon daw dapat tayo nagpunta. Wala nang time eh. Nandito na kami ngayon sa train. I think 1 hour or 45 minutes po ngayon yung libot ng train. How long, babe? I think so, 45 minutes. 45 minutes daw. Patrain na naman si Marcel. Eh, parang ang mga libot nga nila nanay din yung ganda dito sa Geneva, Switzerland. Half hour to return. Ha, ikaw na. Ay, how are you, Enoch? Feeling ko, ano ko na siya. Kaya lagi ko siya. Lagi ko siya tinatanong. Ay, pakita mo ano nila pera. Oh. Guys. Guys, ito po yung pera nila dito. Hindi ito po sa pagmamayabang. Ay, pakita ko lang sa inyo ba. Ito po yung pera ng Switzerland. So 50 francs is about 50 euros. Ah, yeah? So kung ito ay 50, sa Holland kasi ano parang orange yung kulay, no? So pera po ito nila, hindi po sa akin to, kay Marcel po ito. Pinapakita ko lang sa inyo para may idea kayo kung ano yung itsura ng pera nila dito ba, oh. Switzerland po ito na, ano, na bills. Iba po yung euros, eh. Iba, hindi po kasi euros yung ano nila dito gamit. Halaka. Andiyan na yung isa nagbibisi-bisi na. Oh, ito na. Gusto mo uminom? So, doon po nagtatapos yung pa-city train natin. Geneva, Switzerland, guys. Tapos yan po yung flag ng Switzerland. Yung red siya, tapos parang pa-cross. Ayun sa likod, oh. Kita nyo ba? Ngayon, lakad ulit. So ngayon, naghahanap kami ng kakainan namin. Siguro mag-snack lang kami sa Starbucks. Yun, kasi mga nauuhaw na rin. Kasama natin dito ba? Kabisi dito ngayon guys kasi maganda rin yung weather. Pero ngayon po, mas less yung init niya kaysa kahapon. Kay kahapon, grabe kayo. Hala, ang cute Mila. Tingnan mo Mila, oh. Tingnan nyo guys. Parang aso-aso ba? Ang cute. Si nanay nandito, oh. Wala dyan na Matthew, photo. High five, high five! High five. Wow. Naka-high five si Matthew. High five! Ayan guys, bibigyan si Matthew ni Marcel ng coins para ibigay kay ano, yung ano nga, yung mascot. Ay, bigyan mo kuya! Ilagay mo na dun! Ha? Oh, high hug hug daw sila, oh. Sige na! Kuya. Wait, it's busy. Sama mo dito si ano, Masya. Lagay mo, kuya.
Ayan sila. Kuya, ilagay mo na. Ilagay mo na. Oh, bigay po si Matthew. Oh, kuno po mo, kuno po. Hug mo. Hug mo, hug. Hug. Nay? Nagugutom ka na. Nagugutom ka na? Bisa nga di pa. Grabe rice ka. Ay, grabe rice. Grabe, grabe guys. Kahapon, nakasurvive si nanay. Walang kanin. Di ba? Yes. Bali, ano siya, proud siya sa sarili niya kasi kala niya hindi niya kaya walang kanin. Pero kahapon po, nag-dinner kami walang kanin. So, isa po niyang achievement sa buhay niya ba? No rice for a day. Ang galing ni kuya magtugtog ba oh. Ayun si Matthew tsaka si nanay sa likod. Tsaka si Lito. Di pa rin namin mahanap dito yung Starbucks. Baka ilakad-lakad pa rin kami. Tingnan nyo guys kung mapapansin nyo po may mga pabulaklak din yung mga ano nila, pa-effect ba? Grabe, gagulo na naman dito po. Dito na kami sa Starbucks guys. Starbucks. Okay. May labay sila sa kanalaro. Okay na na? So pagkatapos na kami dito sa Geneva, pupunta ulit kami sa isang city pa dito. Bunga na naman ang pangano natin ngayon ng pa-video ba? Mila, tama na. Nadir nga ni. Pangalawang pag-ala! Nandito po kami ngayon sa, tapos na tayo ngayon sa Geneva, Switzerland. Ngayon po, nandito ngayon tayo sa, asan dalito? Lausanne? Lausanne. Lausanne, Switzerland. So dalawang cities yung pinuntahan namin ngayong araw. Kasi tapos na nga tayo dun sa isang city. Ngayon po, nandito po kami sa... Matthew, wag na, tama na. Si Matthew, nagtatapon ng mga ano, babato doon. Tama na na. Wag kang magtapon doon na kay Magalit. Magpunta dito ng pulitsi. So, saan na ba tayo? Nandito lang po kami ngayon sa lake area kasi para mas maganda rin yung view ba. Siguro hindi na kami pupunta doon sa city banda kasi nga mainit na naman. Tapos medyo busy siguro doon. So, dito lang kami sa may... lake po ng Lausanne. Tingnan nyo po dito. Tingnan mo, tubig na naman, oh. Tingnan nyo guys, may mga pabato-bato din sila. Oh. Tapos, ayun, oh. Parang ano ba dito, Bayok area din. Ganda kasi, eh. Si Marcel po, nando pa nagbaba, magbabayad ng parking. Diba guys, kalinis, as in, only in Switzerland ba? Oh, ayan si Lito, si Matthew, si nanay nandun nakaupo na turista, oh. Sino ang turista na nakasalamin dyan? Hi! Tingnan nyo guys yung lake nina naman, oh. Yan yung mountain. Di ba kaganda? May mga boat din dyan ba? Tapos doon, ang ganda din, oh. Zoom ko sa para sa inyo ba? Diba? So ito, dala suot ko po ngayon. Pang ano, pang buntis ba? Ano? Ito din, naka-OTD din. O, oh, pack. Sponsored by Binan na ulit yan. So nalala ko tuloy nung buntis ako kay ano nun, kay Mila. Siguro 5 months ako nun nung binili ko tong damit na pang buntis. Guys! Kung mapapansin nyo po, yung logo dito is pang-Olympic ba? Kasi ang Lausanne po, isa po yan sa ay siguro tatlong beses na yan sila nag-host ng ano, Winter Olympics. So kung mapapansin nyo po dito po yung paano nila dito, o. Oh. Diba kaganda? Tapos, yung sa taas po nito, museum po yan. Siguro doon mo makikita kung anong year, tapos yung mga nanalo siguro sa Olympics. Diba dito? Tapos yun nga, European Museum. Pansin nyo ba guys, European Museum nakalagay daw dyan, oh. Grabe pala dito sa Lausanne pala guys, ang capital ng Olympics ba? Diba, napunta na rin natin. Ano yan na, tara lakad na tayo. Tanungin natin yung isa. Kaya pa. Kaya. Nawawala na lang ang voice. Nawawala na naman yung kanyang mga ngiti sa kanyang labi. Pagod ka na? Hindi pa. Sige. Sige daw, kaya pa. Timing na naman siya ba? Siguro pagod na naman to. Pero kaya ba natulog ka sa auto? Okay.
Tawanan na yung si nanay, guys. Mali-mali na mamaya yung ano niya naman niya, lakad. Araw-araw po kasi kami ngayon naglalakad eh. Grabe yung pauti din niya, guys. Oh, pack. Ready-ready yan dito. Sabi ko sa kanya kagabi, ano ngayon tayo sa Switzerland. Punta nga. Grabe, di ba? Ang pag-alan na naman sa inyo ni Marcel ba? Kaya wag kayong mag-skip ads, ha? Eh, para may pang-gasolina ba? Joke lang. Grabe, guys. Kaganda, oh. Yan si ate nakabra lang. Mama? Yan na. Tawa-tawa na siya. Upo ka na dito. Grabe yung pangyayari dito. Oy. Gulpi. Kawawa naman po si Lito. Kasi akala ko nawala yung cellphone ko kanina. So binalik niya po kung saan si Marcel nagparking. Siguro mga I think 30 minutes or 30 minutes yung nilakad niya po. Tapos babalik pa siya dito. 1 hours. 1 hours ka dyan. Kasi kawawa talaga. Akala ko talaga kasi nawala yung cellphone ko. Tapos sabi, sige balikan ko dun. Kawawa naman oh. Tapos kanina, tinatawag ni Marcel, inahabol ni Marcel. Kaya ang bilis niya po maglakad. Ngayon, parating na yan siya sa dito. Magalit yan sa akin. Kaya grabe yung nilakad niya ba. Naawa lang si nanay. Oh. Sabi niya kanina, kawawa naman daw yung bunso niya. Naawa din ako ba. Sorry Lito, nandito pala yung cellphone ko. Nasa ano pala, nasa taas ng sasakyan ni Mila, pero muntik na din siguro mahulog. Kami na po ako, Chista. Kami na po ako, Chista. Maray. Nagalit na sa akin. Sinihilasan ko kasi na nandito pala yung cellphone ko ba? Andito po kasi sa cellphone ko yung mga pictures niya, makawawa naman yung isa ba? Pati si Marcel tinawanan. Kawawa naman. Grabe yung lakad niya. Magalit siya sa sigurado. Magalit yung tagalasin sa akin. Guys, hindi makaget over si nanda dito. Tawa pa rin. Tawa ba? Switzerland pa kam. Sabi niya, Switzerland pa daw. Hindi siya makaget over sa nilakad ni Lito. 30 minutes tapos ang init kasi parang 35 degrees siguro ngayon eh. Maya-maya pa kayo babalik sa parking kasi nga ang ganda dito. Sabi ni Marcy siguro mga 6 siguro saka kami sasakay sa sasakyan. Papa. Sabi sa akin naman kanina ni Marcy, ha? Pinatiyan sa 50 euros. 2.5 yun. Wow. Manayan po. Guys, ito na yung sinasabi ko kay Lito kanina. Nung napunta ko dito sa Switzerland, nanay mo na ka na. Sabi ko sa kanya, may brand dito na nakakatawa ba? Yun na yun, lapit. Pwede ba? Kung sa Pilipinas may Selecta na ice cream, dito po yung brand nila. Loso! Grabe, tsura ko sa pag-ala ni Marcy. Dalawa ba naman yung pinuntahan namin? So dito po ka ngayon magdi-dinner. Dinner time, guys. Yan po yung restaurant na kakainan namin. Ayan si Matthew tsaka Lito. Haggard is life na ngayon ay. Nabugbog na naman sa lakad pero ka-enjoy man kayo. Siyempre, ang sarap maano, makita yung mga lugar ba. Dinner time! Ayun si nanay, kaya sobra pa kapagod din. Kuha ka na lang dyan nanay. Bali, yung pinuntahan po namin yung restaurant ngayon is buffet. Pakita ko sa inyo yung pagkain nila dito, guys. Yan po, oh. Yung manok. Pili ka lang dyan. Tapos, yung sa kabila, parang mga barbecue ba, oh. Yan po sila. Tapos, dito may mga fruits. So, siguro mga pambata dito, oh. Mga cake. Dessert na to dito. Tapos, dito mga gulay. Parang ano, sushi, may lettuce, o mga sushi dyan, nandyan.
Tapos may hipon. Oh, Pasay sa Bisaya. Oh, tapos pag magpapaluto ka ng mga warm food, ayan siya, oh. Tapos dito ka kukuha ng ano ba, karne or steak. Ayan, Pasay. Diyan ako mamaya magpapaluto kayo para mainit yung mga pagkain ba. Kain muna kami guys, kay grabe kapagod. Mamaya na ako magbabay sa vlog, so kakain muna kami kay grabe ang kagutom dito. Dito kami ngayon nag-aantay kay Marcel kasi kinukuha po ngayon ni Marcel yung sasakyan. Kay babalik na kami doon sa hotel. Dito na ako, dito na ako. Ang ganda ng pa-view natin sa likod guys, oh. So, i-end ko na po itong vlog ngayong araw. Diba, dalawa po yung pag-ala natin sa Geneva, Switzerland, tsaka dito nga sa, saan to? Lausanne? So, nanay, mag-ano na ka? Magbabay na. Bye-bye, guys. Ito, bye-bye. Maraming salamat po. Ingat, guys. Bye-bye. Oh, si Mila. Bye-bye. Oh, si Matthew rin. Magbabay din po. Oh, bye-bye, Matthew. Hot show. Si Mila, si Mila. Bye-bye, guys. Take my hand.